So good morning. Yun po, meron kasi ako nakita kanina habang nag-scroll ako online. O meron pong mga pages at mga accounts, mga hindi kita naman kung sino yung identity. O pero po nananawagan po sila sa AFP na bumitaw na sa suporta kay PBBM. Napakaaga naman yata. Basahin po natin ha. Nananawagan kami sa puso ng AFP, hindi na umiiral ang batas sa Pilipinas, pabulusok ang lagay ng ekonomiya, maawa kayo sa mga Pilipino, hindi na tama ito. Yun po yung sabi ng post. Alam nyo, normal na merong mga ganyang page. Madali lang gumawa ng mga page na na hindi mo alam kung sino yung totoong identity. Pero ang nakakalungkot, yung mga nag-react, yung mga nag-comment, makikita mo, mga totoong account, mga mga Pinoy, mga kakamping yung nakita ko doon, na parang they agree doon sa call sa AFP para bumitaw na at hindi na suportahan si PBBM. Parang sabay doon sa mga calls ngayon, di ba? Kaya doon sa mga issue, di ba? Kasi meron nagpapakalat na meron daw destabilization plot, meron daw heightened alert, meron daw. Pero sabi naman ng AFP, wala naman. Sabi naman ng PNP, wala naman. O parang meron lang nagpapakalat eh. May nagpapakalat dahil may nagpalabas ng peke na memo o na peke na kung ano man. O tapos nag-react ng ganyan. Yung mga ayaw kay PBBM, o halo-halo na yan. Merong mga pinks dyan, merong ilang mga dating supporters ng dating pangulo na sumasama sa panawagan na yan. O pero sa akin na hindi ka kasi pwedeng humiling sa mga militar, sa mga kapulisan na bumitaw ng suporta sa pamahalaan dahil lang hindi mo gusto yung pamahalaan. Kasi simula pa lang ng PBBM administration, 'di ba? Nakasisimula pa lang. Merong mga sablay, merong mga cabinet secretaries na hindi masyadong okay o hindi ganun ka okay yung simula. O pero kasama 'yan, hindi mo naman talaga makukuha lahat. Pero that is not enough grounds para magtanggal ng isang pangulo. Kasi kung ganyan lang, kung ayaw lang natin yung pangulo, magtatawag na tayo ng ganun. Kumbaga, it will just cause destabilization sa bansa. Yung sinasabi nila na bagsak ang ekonomiya, mabagal yung takbo. Eh kapag parati tayong ganyan, kapag hindi natin gusto yung pangulo, people power na naman. Pag hindi natin walang ginagawa na illegal, walang ginagawa na people power na naman. Kasi simula pa lang people power na naman. Mas lalo tayong aatras, mas lalo tayong hindi aabante. Yung ekonomiya natin ngayon palago. It is growing. Kasi magagaling ang mga Pilipino businessman, magagaling ang mga Pilipino workers, 'di ba? At kahit sino nakaupo diyan, paniniwala ko kaya magtagumpay ng ekonomiya ng Pilipinas. Pero kung paiiralin ang destabilisasyon, paiiralin yung panggugulo, paiiralin yung ganyan na kumbaga alam mong dahil gusto lang nilang makuha yung kapangyarihan hindi ko nga alam paano nila makukuha yun kasi yung VP hindi din naman sa kanila. Sa akin lang itong mga pinks na humihingi ng mag-withdraw ng suporta yung AFP kay PBBM. Ingat-ingat kayo sa hinihingi nyo. Kasi pag sabi nga nila, be careful what you wish for. Diba? Si PBBM mabait. Si PBBM nagtatrabaho. Kumbaga he is working para sa ekonomiya. Baka hindi nyo magustuhan, kung ngayon pa lang hindi nyo gusto si PBBM, baka mas lalong hindi nyo magustuhan yung si VP Inday Sara kung siya yung malagay dyan. Diyos ko po, yun talagang walang patawad yun. Talagang hindi yan kasing bait ni PBBM. Na sa akin lang nga, be careful what you wish for dito sa mga humihingi na mapatalsik o matanggal sa pwesto si PBBM. Hindi siya tama . Hindi tama yung ganyan . Dapat magtulungan tayo na ayusin itong ating bansa.
we may not get what we want. Ako, hindi ko din naman gusto eh, na si PBBM yung nanalo nung huling election eh. Kaso, iyan ang inelect ng majority sa atin. We should learn to respect kung ano yung naging desisyon ng majority ng mga kababayan natin. At make the most kung ano yung sa sitwasyon ngayon. Kung if we can make changes sa isang aspeto, sa isang sektor, sa isang lugar, diba? Simulan natin sa ganun. Hindi yung pag hindi natin gusto, papalitan lang yung presidente kaagad. Wala pang isang taon, palitan ka agad, di ba? So, sa akin, hindi talaga siya productive and hindi ko talaga masusuportahan yung mga ganong tawag para i-destabilize yung bansa. Kasi para lamang sa mga pansariling interes. Yun lang. So, yun guys, thank you very much po. See you po sa next video po natin. Stay safe parati, guys. Remember po dito sa channel natin, #BawalToxic. Bye-bye.